Meron nagtanong sa akin kung halimbawa ano ang maaaring mangyari sa akin kung ako ay nag-run away. Ang sagot ko ay pwedeng maganda at pwede ring hindi maganda. Katulad halimbawa, kung ako ay nag-run away at ako ay nahuli, ako ay ikukulong at ipapa-deport. Sagot ko ang pamasahe ko pauwi ng Pilipinas. Ngayon, kung maganda naman at sinuwerte ako, makakaipon ako. Marami akong mga ari-arian na pwede mabili. Bahay, lupa, sasakyan, at makakaipon pa ako. Ngayon, ano ang posibleng mangyari sa mga nag-run away? Kasi sabi nila sa agency namin, ito ay sisingilin nila ng 3 buwan na katumbas ng sahod. At lahat ng ginastos papunta sa Hungary ay kasama na doon. Paano ito mangyayari? May katotohanan ba ito? Ang sagot ko ay pwedeng meron kasi hindi natin alam kung ano yung nasa isip nila, kung anong pinaplano nila. Pwedeng gagawin nila ito ng totoo sa pamamagitan ng demand letter o money claims sa korte. Madali lang ito kasi hindi naman kailangan ng abogado dito sa mga ganitong kaso dahil ito ay isang money claims na pinag-uusapan ng dalawang panig na magkakasundo sila. Kasi nung bago umalis, kaming lahat, ako na lang, meron kaming notary na pina-notary public kaya yun ang magiging basihan nila tapos yung kontrata na 2 taon. Sabi nila, hindi daw makatarungan ng maningil. Eh, wala tayong magagawa, sabi ko naman, dahil yun ang kanilang kondisyon. Kung gagawin nila ito bilang danyos, kabayaran sa ginawang pagtakas, eh karapatan nga nila yun kasi nandoon naman yung pirma natin at nakanotaryo pa ito, notary public, ano ito sa ating 201 file kasama yung contract, lahat ng mga documents. Ito ay substantial evidence para tayo ay habulin nila. Kaya ang payo ko sa lahat ng mga may balak mag-run away o nag-run away na sana ay kung maaari lang makipag-usap na lang kayo sa ating agency kung ano yung pinaka-remedy o remedyo na pwede nating gawin. Total, hinihingi naman lang naman nila ay formal resignation letter. So kung nahihiya kayong makipag-usap, eh maintindihan naman nila tayo siguro dahil sa kalagayan ng buhay nga natin, no? Naghahangad tayo ng maganda. Nagkataon lang na maliit ang sweldo rito, kaya naisipan nating mag-run away. Mas maganda pang mag-file na lang tayo ng resignation letter sa kanila. At makipag-usap kung ano yung magiging remedyo para sa ganoon, mapagaan yung ating kalooban. Kaya kung halimbawa lang na kayo o lahat naman tayo eh, di ba, nangangarap na mapabuti. Kaya lang, siguro, talagang ang buhay, swerte lang yan. Swertehan lang yan eh. May mga swerte, may mga malas. Ganun lang talaga. Tiis lang, tiyaga lang. Ganito lang talaga ang buhay, OFW. Minsan, siswertehin ka sa malaking sahod, magandang company. Ganun lang talaga. Okay?